Tagumpay ang pangangaral na pinangunahan ng mga care group sa Eastern Laguna District. Matapos ang isang linggong care group evangelism, 50 tao ang kanilang nahikayat na tanggapin ang Diyos at magpabautismo. Nagbabalita si Lea Antoinette Balgua. Nandito tayo ngayon sa Barangay Makatad Eco Park, Siniloan, Laguna upang saksihan ang nagaganap na pagbibinyag. 50 mga katao na bunga ng care group evangelism dito sa Eastern Laguna District ngayong September 24, 2023. Naganap ang unang gabi ng nasabing evangelism noong 17 ng Setyembre sa pangunguna ng mga lider ng care groups kasama si Pastor Ernel Garsula na siyang nangasiwa sa Iglesia ng Kapatalan. Nagkaroon man ng pabugso-bugsong ulan ay hindi ito naging hadlang upang mas masidhing ipabalita ng mga kapatid ang mga aral mula sa banal na kasulatan. Sabi ko sa mga kapatid ay hindi ko kakayanin na mag-isa. Kinakailangan tayo magtutulong-tulong. Inilingin ko sa mga kapatid ay lahat tayo gagawa kasi hindi ko lahat madadalaw. Kaya ang mga kapatid ay nag-involve. Yung kanilang mga interes, sabi ko ay inyong akitin. Kasi sa karamihan ng mga pangaral ay kakunti ang umaatin. Kaya dapat ang mga kapatid ay mayroong bawat isa ay isa at tututukan. Kayo ang susundo, kayo ang lalapit dyan para sila ay manatili na nakikinig. Napakaganda na naging bunga. Akala ko nga ang mabibinyagan ay isa lang. Pero nakita ko na talaga ang mga kapatid ay nagkaisa. Kaya naging maganda ang resulta ng aming Nakapanayam ng aming grupo ang ilan sa mga bagong kapatiran mula sa Santa Maria at kanilang kwento sa amin kung paanong nabago sila sa programang ito ng mga Seventh-day Adventist. Being a new member of the Seventh Adventist, I learned something, especially the Sabbath day and the Domingo day. We practice the Domingo day as a our rest, but I learned that it was a Sabbath day, so I'm willing to be a member of the Adventist. Itinataas ng mga kapatid ang kapurihan sa Panginoon dahil mula noong Enero ay higit 160 na ang total number of baptism sa distrito. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Lea Antoinette Balgua, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.